Limang dapat iwasan para makaalis sa kahirapan. Una is iwasang sumama sa mga taong walang plano at negative sa buhay. Importante talaga yung community natin. So, sino ba yung lagi nating kasama? Dapat positive, mahilig mag-ipon at mag-invest, at mahilig magnegosyo. And then pangalawa, iwasang malulong sa sugal at bisyo. Madalas kasi dito talaga nauubos yung pera natin at nakaka-addict talaga to. And then pangatlo, iwasang sisihin ng ibang tao at gobyerno. Dapat maging responsable tayo. Huwag nating sisisihin yung mga kamag-anak natin or yung mga office mate natin bakit tayo mahirap. And then pang-apat, iwasan ng distraction. Importante pahalagahan natin ang oras natin. Halimbawa na lang, lahat tayo may 3 hours per day na extra time or spare time. Kung ito ay inaaksaya lang natin, 3 to 4 days din to sa isang buwan. So, pwede natin gamitin to para kumita tayo na extra. And, panglima, itaas ang standard. Importante talaga sumasama tayo dun sa may narating na sa buhay para maging mentor natin sila. Itaas natin yung standard natin. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roanne Celis Capistrano.